kumukulo na yung tubig. Dito, pakita mo. Ayan, kumukulo na po yung tubig. Ilulugyan natin. Mga kananay na may maraming mga anak na maliliit pa lang, tapos ni driver ang asawa na nagsisimula pa lang sa pakikipaglaban sa buhay. Meron pa akong isi-share sa inyo yung ano po, yung pagluluto ng supas. Kung ano po yung sikreto ko sa supas para maging masustansya siya. Dahil yung mga anak natin, pag bata pa, ayaw kumain ng gulay po, di ba? Ngayon, sinisikreto ko itong malunggay. Pinakukuluan ko muna siya sa tubig. Tapos sinasala ko, yun ang pinangsasabaw ko sa sopas. Ngayon po ang lulutuin ko ngayon, yung sopas. Meron po siyang repolyo, meron siyang carrots, meron siyang dinilim, sibuyas, bawang, tapos pine. Okay naman. Kahit anong brand, basta ibap. Ito po, macaroni. Itong giniling, binawas ko lang siya dito sa ginawa naming lumpia. Yun ang lulutuin ko ngayon, yung supas. Ipakita ko sa inyo kung paano paglagay po. Ayun, meron lang po akong isi-share sa inyo na ayun sa aking karanasan. Dati po kasi, hindi ako makatulog kahit tatlong araw. Nagpapa-hospital na ako nung wala pang pandemic. Pag hindi ako makatulog. Pero ngayon, sinubukan ko po sa balat ng saging. Hugasan niyo muna po siya. Hugasan. Ngayon, mga limang ganito, pakuluan niyo sa limang basong tubig o kaya tatlong basong tubig. Kung hindi niyo maubos, ilagay niyo lang sa ref, iinumin niyo araw-araw. Nakatulong po siya. Nakatulong po ako nung ginawa ko ito. Ininom po. Ang niresita po sa akin, Benadryl, pero hindi po ako nakatulog. Eh ngayon, sinubukan ko po dito, nakatulog ako, hindi na ako nagpa-hospital. Hindi na ako sinasabihan ng doktor ko, ano, magpapahinga ka lang sa hospital pa? Ngayon, meron akong sikreto, yung balat ng saging. Ngayon, dito naman, sa malunggay na kulay yellow, nakatulong din po siya sa akin. Nasubukan ko din po siya para sa sarili ko. Pakuluan niyo po siya sa tubig. Pakuluan niyo siya sa tubig. Isang pitsil na tubig. Pakuluan niyo. Yung kulay yellow lang po ha. Huwag yung green. Kailangan yellow. Pakuluan niyo po siya. Makatulong din po siya sa high blood. Sa mga barabarang ugat. Yan. Ginawa ko rin po ito. Nakatulong din siya sa mga barado pong ugat. At saka yung fish oil. Pero nagpapacheck up ako sa heart center. Nung dati, hindi ako nakakaakyat sa overpass. Ngayon, nakakaakyat na ako doon sa Quezon, sa cross ni Jesus. Ang haba po ng hagdanan nun, pero naakyat ko po yun. Nung pagdating, siyempre, pagdating mo doon sa taas ni Cruz ni Jesus, magdasal ko kayo, manalangin, hindi kayong awa, ng gabay sa kanya, ng tulong, na gumaling na yung sakit mo. Dito pala sa kulay yellow na malunggay, tanggalin niyo po yung dahon, tapos tangkay lang po ang pakuluan niyo sa tubig. Pakuluan niyo sa isang pitil na tubig, tapos inumin niyo araw-araw isang baso. Lagay niyo lang sa rep. Kung wala namang rep, pwede naman sa labas lang. Sa pitsel lang, sa lamesa, ganon. Makakatulong po siya sa mga barabarang ugat sa puso. Ngayon, nung nagpa-nuclear, pagkagaling ko po ng Quezon, umakyat po ako dun sa cross ni Jesus sa Quezon. Pagbalik ko, nagpa-nuclear medicine ako. Nabago ho yung barang ugat ko, medyo lumago siya. Sabi ng doktor, nabago yung ano mo. Lumuwag yung ano nyo. Lumuwag yung butas ng ano, yung baran nyo. Yeah. Ang ininom ko lang po ito at saka yung fish oil. Pero may gamot din ako. May gamot din po ako. Yun. Ilangin natin yung ating bawang.
dry na yung bawang. Mabango na siya. Gusto ko talaga bawang inuuna ko. Pwede rin star margarin ang ipanggisa nyo, kaya lang wala akong star margarin ngayon eh. Okay, ngayon. So, sibuyas. Mga tumilis muna siya dyan sa mantika bago mo ilagay yung humiling para naman masuti mabuti yung ano, sibuyas at bawang. Yun ang nagpapasarap doon. Kung hindi nyo po igisang mabuti yung sibuyas at bawang, hindi po masarap yun. Tulad nung ako ko, pag nagluto, ala, laglaglag lang. Walang pagmamahal sa niluluto niya. Kailangan bigyan natin ng pagmamahal. Kailangan bigyan po natin ng pagmamahal. Para naman mapapaibig natin yung ating mga kumakain ako ng mga apo. Para magkaroon naman po siya ng lasa na. Diyan natin ang paminta. Nahulog po yung paminta. Yan ang paminta. Kasi itong paminta, napapalis po yan ang lasa. Ang siya sa ating karini. Lagyan po na, hayaan lang muna natin siya dyan ng mga 3 minutes para lumabas yung ano niya, mantika. Pag lumabas lang po yung kunting mantika doon sa ano, karne, lagyan po natin ng tubig. At saka isang Norfolk. Norfolk! Bekani man! Norfolk, kung may advertise sa Norfolk. Dapat may pa-Christmas ako, ha? Kukulo na yung tubig. Ito. Ayan, kung kukulo na po ng tubig, kukulo na natin. Kapag kumulo na po siya, kukulo na, lalagay na po natin itong carrots. Tapos, isimplahan natin ng patis. Isimplahan natin ng patis. Tapos, nagay natin yung noodles. So, ngayon, kumukulo na siya. Ilagay na po natin yung carrots. Para kung hindi man sila kumain ng carrots, at least, nakuluan siya mabuti dun sa sabaw. Yung sabaw, nandun yung sustansya. Yun po ang sikreto din. Tapos ito po, huhugasan nyo mabuti kasi may mga puti-puti ho yan. Huhugasan nyo mabuti. Lagay ko na rin po. Hayaan natin yan siyang lumambot yung makarot. Tapan mo na natin. Patulan po natin siya ng mga 10 minutes. Nilalagay na po natin yung repolyo. Kasi malambot pa po yung macaroni na. Lagay na natin yung repolyo. Ngayon, titikman na natin siya. Kung kulang pa yung sabaw nyo, kung gusto nyo masabaw, dagdagan nyo na sabaw. Matabang patis. Kasi yung patis ko masarap na panimpla sa sabaw, sa tinola, sa nilaga, sa sinigang.
Sarap po siya sa pagsiyo. Sarap po yan. Patis. Ngayon, pagkakulo nito, pagkakulo nitong repolyo, ilalagay na natin yung gatas. Lagyan natin na siya ng gatas. Kalahati po ito. Kahit anong brand, pwede naman. Ito kasi, may istak na ako sa red kasi iniinom ko ito sa umaga. Bawal na sa akin ang kape. Itong gatas iniinom ko. Pag kumulo yan, luto na po siya. Pwede na po siyang kainin. Manalangin lang po tayong konti. Salamat Panginoon sa tuloy-tuloy niyong pag-alaga sa amin at sa aming pamilya. At Lord, i-bless niyo rin po ang lahat ng pamilya sa buong mundo. Salamat sa patuloy niyo pong pag-protekta niyo po sa amin sa COVID-19. Salamat po, mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pag-protekta sa amin. Salamat. Thank you, Lord. Love you.